Okay, so ito na yung last na lesson natin sa factoring. Ito yung factoring by groupings. Okay, grouping siya kasi more than 3 terms. So, 1, 2, 3, 4. 4 terms na ngayon. Pag 4 terms or above, pwedeng 4, 5, or 6, or and so on, i-group na natin siya. Kaya groupings. Tapos natin yung iba-ibang klase ng factoring. Ito na yung last grouping. So, i-group natin siya. Gagamitin natin yung mga pinag-aralan natin sa factoring, GCF, trinomials, or perfect square. Okay? So, yun ang mga gagamitin natin. So, ito apat. Okay, 1, 2, 3, 4. I-group ko siya. Okay? Ito dalawa. Okay. Group ko. Then, i-apply ko yung factoring by GCF. Anong pwedeng ilabas sa kanilang dalawa? I-factor out yung pareha. So, ito may y dito, may y dito. So, pwede mo siyang i-factor out. So, magiging y times, okay? Pag nasa labas na yung y, ang naiwan is x. Okay? Dito, so, plus 2y, pinactor out na nating 2y. So, 2 na lang dito. Okay? So, ganun. Factor out. Dito naman, 3x saka plus 6, ang pwede mong i-factor out na GCF is yung 3 kasi pwede i-divide sa kanilang dalawa. So, yung GCF yung pina-factor out. Okay. So, 3. So, 3 divided by 3 is 1. So, x na lang yan. Plus 6 divided by 3 is 2. Okay? So, ganun. Ngayon, tignan mo yung may pareha sa kanila. Dito, may x plus 2. Dito, may x plus 2. I-factor out mo na yon. Okay, yung common sa kanila, x plus 2. Factor out mo na yon. Okay. And na-factor out na. So, ang naiwan is, wala na yung x plus 2 dito. So, ang naiwan na lang dyan is y. Yung sign niya, plus. Tapos, ito, 2. So, yung answer natin is x plus 2 times y plus 3. Or, pwede magkabaliktad yan kasi times naman, y plus 3 times x plus 2 parehas lang. Okay? So, ito na yung answer natin. Okay? Naintindihan ba? So, ulitin ko. Sa factoring by grouping, ang gagamitin natin is dito, pwede mong gamitin lahat yung mga pinag-aralan natin sa factoring. So, i-group mo siya to dalawa. Okay? Then, factor out mo by GCF. Pag may letra, yung parehas sa kanila. Pag may exponent, yung mas maliit. Dito, parehas lang. So, y, pinag-factor out. So, pag nasa labas na yung y, x na lang yan. Plus, nasa labas na yung y, plus 2. Then, ito, 3 and 6, ang GCF na is 3. So, ang naiwan na lang dito is x plus, 6 divided by 3 is 2. Ngayon, pareha silang may x plus 2, factor out mo na naman doon. Okay? So, yung x plus 2 na dito na ang naiwan na lang is y plus 3. Okay? So, ito na yung answer natin. Or, pwede magkabaliktad, sabi ko y plus 3 times x plus 2 the same lang. Because 5 times 3 is the same as 3 times 5. 15 lang yun. Pwede magka-alternate. Okay? So, punta tayo sa number 2. So, 2x cubed minus 3x squared minus 2x plus 3. Okay? So, pwede na natin i-group. Okay? Igdadalawa. Okay, dito, pwede natin i-factor out is x squared. Okay? Kasi pareha silang may x, yung pinakamababa, x cubed ito, ito x squared. So, x squared ang pwede natin i-factor out. So, ang naiwan na lang dyan is 2, x cubed to x squared dyan. So, meron pa isang x. Minus, yung x squared nasa labas na, so, ang naiwan dyan is 3. Okay? So, dito naman, pwede natin i-factor out yung wala nang GCF, so 1. Minus 1 na ilalabas natin. Okay. Pag negative 1 na nilabas natin, ito magiging positive 2x na lang yan. Kasi pag negative 1 times positive 2x, negative 2x. Ito, positive 3 divided by negative 1 is negative 2. Okay? So, ito negative divided by negative, positive na yan. Positive divided by negative, negative na yan. Okay? So, negative 1. Ngayon, parehas, yung may parehas sa kanila, factor out natin. So, may parehas sa kanila is 2x plus 3. Okay? So,
2x minus 3 yung may pareha sa kanila. 2x minus 3. Okay? So, pag nasa labas na yung 2x minus 3, ang naiwan sa loob is x squared minus 1. Okay? So, natatandaan nyo ito. Ito na yung factoring by difference of 2 squared. Okay? Minus 2. So, difference 2 squared. Kasi ito, may square root yan. So, factor natin yan. Pero ito, kakopya muna natin. Okay, so, 2x minus 3. Ito, may factor out yan, dalawa. Yan yung a plus b, a minus b. So, ang square root ng x squared is x. X, yan na yung a plus b, a minus b. Square root ng 1 is 1. And, okay? So, yan yung answer natin. So, kailangan alam mo yung lahat ng klase ng factoring kasi gagamitin mo ito. Dito, nadagdag difference of 2 squared. So, kung nakalimutan nyo yun, i-recall nyo, may lesson ako dun na difference of 2 squares. Factoring by difference of 2 squares. Okay? So, magbigay pa tayo ng ibang example. So, 4x cubed plus 2x squared minus 2x minus 1. So, again, i-group natin sila. Okay, 2. Factor out natin yung number. Pwedeng i-factor out yung 2, yung GCF niya. Sa letra, yung mababa, x cubed, x squared. So, x squared. Okay, so 4x cubed divided by 2x squared. So, magiging 2 na lang yan. Tapos, x. Kasi x cubed yun, meron pang isang x. Plus, 2 divided by 2, 1. X squared nasa labas na. So, wala na natira. 1 na lang. Okay, dito, pareha silang minus, so ilalabas natin yung minus. Ang GCF nila is 1 lang kasi wala nang number na makakadivide sa kanilang dalawa. So, negative divided by negative, dito positive 2x. Negative divided by negative, positive 1. Okay? Tingnan mo yung pareha sa kanila. Ito, may 2x plus 1, may 2x plus 1. So, pwede natin i-factor out yun. 2x plus 1. So, pag nasa labas na yon, ang naiwan dito is 2x squared. Okay, sa kabila, minus 1. Okay? So, ito, hindi na pwedeng difference of 2 squared kasi wala nang square root ang 2. Okay? So, ganito na yung answer natin. 2x plus 1, 2x squared minus 1. Okay? So, punta tayo sa number 4. Ganun na naman, i-group natin. Pero bago natin i-group, okay, yung number 4, nakita ko dito walang GCF lahat. Meron yung rule na pag pwede mong i-GCF lahat, may GCF yung lahat ng given, unahin mo muna yun. So number 1 yung GCF, kaya yun ang unang lesson na tinuro ko. Dito, 24, 6, 8, 2, pwedeng i-divide sa 2. So i-factor out mo muna yung 2. Okay? So 24 divided by 2, that is 12x cubed minus 6 divided by 2 is that is 3x squared. 8 divided by 2 that is 4x and 2 divided by 2 that is minus 1. So negative divided by positive is negative. Then pwede natin i-group. Ito i-group natin, i-group natin. Okay, so ito yung 2, kopyahin ko muna. Times, pwede mong lagyan ng bracket kung may parenthesis ka na dito. Okay, ang pwede mong ilabas dito sa 12, saka 3 is 3. Yung x is x squared. Okay, so 12 divided by 3 is 4. X cubed saka x squared is meron pang x. Ito, minus. Ito, nasa labas na, so 1 na lang yan. Ito, wala na pwedeng ilabas. So, ilabas natin yung 1. Yun lang GCF na 1 lang. Okay. So, copy lang yung 2. Okay. Then, factor out natin yung pareha sa kanila. Mayroon silang 4x minus 1. Times, anong naiwan dito? Nasa labas na yung 4x minus 1. So, ang naiwan is 3x squared plus 1. Yan na yung answer natin. Okay?
So, nakuha ba natin? So, number one sa, step number one sa number four, pag pwedeng i-GCF, i-GCF mo muna sila lahat. Okay, pag wala, by group. Okay, pagdadalawa. Okay, then, after nun, i-group na natin, then, pwede na labas yung 3x squared, kaya naging 4x minus 1. So, 12 divided by 3 is 4x cubed divided by x squared is x. Ito na, sa labas na yung 3x squared, so 1 na lang yun. Ito naman, wala nang GCF, so 1 lang, so 4x minus 1. Okay, then yung parehas ka nila, 4x minus 1, ito na yon. So, ang naiwan na lang is 3x squared plus 1. Yung 2, huwag mong kakalimutan. Kasi pag hindi mo nilagay yung 2, ibig sabihin, mali yung answer mo. So, yan na yung last topic natin sa groupings. Ang susunod natin is yung mga lesson na grade 6, tapos yung next lesson sa grade 8. Pag may mga request kayo, mga lesson, pwede nyong i-comment. Okay? So, makinig lang kayo dito sa Matuto, Learn to Love Math. Till next time!